Ilang po ang Quezon City sa mga napili ng United Kingdom na paglaanan ng pondo para sa Climate Action Implementation Program. Sa ilalim po ng programa, tututukan ng Quezon City LGU ang pagsusulong ng energy efficiency at pagtangkilik sa renewable energy. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Isa sa pinakaseryosong problemang kinakaharap ng mundo ngayon ay ang krisis sa klima. At sa mga nakaraang taon, naranasan na ng Pilipinas ang epekto ng climate change. Bukod sa mga lugar na laging dinadaanan ng malalakas na bagyo, ang Metro Manila, partikular na ang Quezon City, hindi rin ligtas sa epekto ng climate crisis. Noong 2019, nagdeklara ang Quezon City ng climate emergency at ginawa na itong prioridad ng LGU. The data also shows that these changes are greatly affecting the lives of our people. No, so if we don't act now to mitigate against this, maapektuhan ang mga mamamayan natin at mawawasak ang ating ekonomiya at ang ating lungsod. Kaysa ang C40 Cities, isang global network ng mga lungsod na nagtutulungan para tugunan ang krisis sa klima, ay inilunsad ang Climate Action Implementation Program na pinondohan ng pamahalaan ng United Kingdom. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Lord Bofills, naglaan ng UK government ang nasa 27.5 million pounds para sa 15 mga lungsod mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang ang Quezon City. The climate change conference in Glasgow in November acknowledged that cities in particular play such a critical role at the cutting edge of addressing the climate crisis and reducing emissions, given that urbanization is happening so quickly and that so many of the threats that we're seeing are increasingly putting pressure on cities. Anyang naging pagpili sa Quezon City para maging bahagi ng programa ay dahil una na itong may local climate action plan kung saan nakalatag dito ang mga prioridad ng lungsod. Sa ilalim ng programa, pagtutunan ng pansin ng Quezon City LGU ang pagsusulong ng energy efficiency at pagtangkilik sa renewable energy. Ayon kay Quezon City Mayor Jay Belmonte, target ng LGU na mapatupad ang dalawang programa sa loob ng 4 na taon. To focus first on two areas, and this is renewable energy. So binanggit ko kanina na lahat ng mga public buildings ng lungsod is solarized natin. Okay. At yung pangalawa is sa pamamagitan ng pag-promote ng energy efficiency through an enhanced local building code. Sinabi ng alkalde na mula sa existing na local green building ordinance ay gagawin nila itong green building code na magiging batayan para sa pagsukat ng energy efficiency ng mga gusali sa lungsod. Bukod dito, bahagi rin ng local climate action plan ng lungsod ay ang pagpapababa ng carbon emission. Kaugnay nito, palalakasin ng Quezon City ang pagpromote ng active transport kung saan dadagdagan ang mga bike lanes at iba pang support mechanisms tulad ng parking at mga lugar para sa mga pedestrians. Sa pagtugon sa isyu ng climate crisis, kinakailangan ng tulong ng bawat sektor ng ating lipunan. Kaya mahalaga ang pakikiisa ng bawat isa sa atin dahil lahat tayo ay apektado na nagbabagong klima. Rod Lagusad, para sa Bayan.